Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Kamusta kayo lahat? It's me again, Edward Panner. And kung hindi ka pa naka-subscribe, please do subscribe to my channel and please follow nyo na rin yung mga social media accounts natin. So for today's episode, meron tayong gagawin na unboxing. And then after that, meron ulit tayong gagawin na sneaker custom. So sana guys, panoorin nyo lahat. Okay guys, uunahin muna natin yung unboxing kasi may pinadala sa atin ang Drip by Philoscopic. By the way, thank you kay Sir Philip Aldrin. So, ayun lang. Ito yung pinadala niya. Ayan, itong box na to. And sa loob ng box, merong dalawang box pa. Ito yung laman. 1 and 2. So, titignan natin kung anong laman ito. First box. Oh! Ang ganda ng kulay niya guys. Bali, ang laman nito ay canvas pink na 4 ounce. So, yan. Ilan lang to sa mga colors na available nila. Pero all in all, meron silang 54 colors. So, madami kayong pagpipilian. So, yan. Magbukas tayo ng isa. So, ito siya. Tapos may mga stickers din nakasama. Ayan o. Dami. Cute. Second box naman tayo. Tignan natin kung anong laman. So yun o. Wow. Daming laman. Uy. Ayan o. Isa-isahin natin guys. So unahin muna natin yung mga nasa ibabaw. Ito. Yan, nakikita nyo ba yan guys? Dami, di ba? Grabe. Ang ganda ng colors. So, ito yung tinatawag nila na drip stick. Or paint marker or permanent marker. So, para siyang Posca or Sharpie. So, ito siya. Yan. .7 yung nib niya. So yan, color white pa siya kasi hindi pa nagpo-flow yung ink. Pero may instruction naman dito sa likod. So madali lang siyang i-follow. So usually ginagamit ang paint marker sa mga detailing natin sa sneaker custom. Tsaka maganda rin gamitin to sa mga pag nag-retouch kayo ng mga mali nyo sa custom. So ito, pwede rin gamitin to doon. So yun, tsaka pag nahihirapan kayo sa mga maliliit na brush, ito, pwede nyo gamitin yung drip stick. Mas madali. Next na laman niya, guys, is leather paints. Ito siya. Yan. Ang gaganda rin ng colors. Same sa canvas paints, sa leather paints, ganun din. 54 colors. So, madami talaga kayong pagpipilian. And isa na doon ay itong line. Yan, ganda, oh. Ganda ng color niya. And yung panghuling laman ng box, guys, isa sa mga paborito kong gamitin na product ay paint thinner. Ito. Mahilig talaga ako guys gumamit ng paint thinner kasi mas kontrolado ko yung consistency ng paint lalo na pag nag-airbrush ako. So recommended na gumamit kayo ng paint thinner especially pag mag-airbrush kayo. Doon nga pala sa mga palagi nagtatanong kung ano yung ina-add ko sa paint, ito yon, paint thinner. And sa mga nagtatanong din kung para sa inyong paint thinner, panoorin nyo lang to guys. Lalagay ko yung link below para hindi na tayo paulit-ulit guys. Panoorin nyo lang yon, madami akong tinuro doon. In-explain ko lahat. Madami kayo matutunan, especially sa mga beginners. Lalo na yung mga basics. Nandun lahat, in-explain ko. So yun guys. So yun guys, ang laman lahat nung pinadala sa atin ng Grip. And check nyo rin yung mga bago pa nilang products. Bukod dito sa paint thinner, meron din silang acrylic finisher, Addition Promoter, and Leather Preparer. So, check nyo yun sa Facebook page nila, Drip by Philoscopic. And meron na din silang Shopee account, Drip Paints. So, doon pwede kayo mag-purchase. Once again, maraming salamat sa Drip by Philoscopic sa patuloy na suporta. Okay guys, tulad na sinabi ko, meron tayong sneaker custom ngayon para sa second part ng video natin. So, huwag natin patagalin. Bali, ang gagawin natin ay Freddy Krueger na custom. Kung natatandaan nyo guys, merong collaboration ng Nike and Freddy Krueger. Yung Nike SB dong nila,
So yung gumawa sila ng design na Freddy Krueger, na kung bibirin mo ngayon, eh sobrang mahal na. Ito yung itsura niya, ganyan. So yun ang gagawin natin ngayon, na custom. At yung sapatos natin ngayon ay Stefan Janoski. Ito. So yun guys, simulan na natin. So yun guys, tapos na tayo sa custom natin. And bago nga pala tayo magtapos, maraming salamat ulit sa mga patuloy na sumusuporta and nanonood. Tsaka sa mga subscribers natin, thank you very much. Kasi malapit na tayo mag 10,000 subscribers.
And magkakaroon tayo ng giveaways pag 10,000 na tayo. So abangan nyo yun, guys. So ito na nga, guys, yung custom natin ng Stefan Janoski, Freddy Krueger. Ito, pakita ko muna sa inyo. Guys, sobrang ganda. Nagustuhan ko talaga yung costume ko dito. And sana kayo nagustuhan nyo din. And shoutout kay Sir Jig Espejo kasi siya yung nakaisip ng concept nito and siya yung nagpagawa nito. So, thank you. Maigli lang, guys, yung video natin dito sa costume natin. Pero sa totoo lang, 3 or 4 days ko ata ginawa ito. So, ganun katagal. Kasi canvas yung material niya. So, kailangan every after coat ng paint, napatuyo natin ng ayos. And actually, simple lang itong gantong design, pero ako kasi nakafocus lagi sa details. Doon talaga ako nagpo-focus. Mas gusto ko detalyado, mas precise, para malinis tignan and maganda yung maging result. So, yun din ang tip na gusto kong i-share sa inyo. Mag-focus kayo sa details. Maliit man yan o malaki, mag-focus kayo sa details. Kasi doon nakikita yung result ng gawa mo, kung gaano kaganda yan, kung gaano kalinis, or kung gaano ka-astig. Hindi yan sa paintbrush, hindi yan sa airbrush, or sa paints. Okay? So, yun lang, guys. And thank you ulit sa pagsama sa akin. See you next time. And don't forget to subscribe, like, share, and comment.